the Son of Man or the Son of the Dust that He changes His mind. Kinasabi ko sa inyo, ibigay ninyo ng may katapatan ang inyong ikaw at handog. Ibigay ninyo ng may katapatan ang inyong persons. Ibigay ninyo ng may katapatan ang lahat ng mga sabuntang dapat niyong ibigay. Ang mga hindi niyong binibigay, ibigay na ninyo. Ang mga dami niyong binibigay, ituloy ninyo at lakihan pa ninyo. Ang dami niyong binibigay na pinigil ninyo, ibigay niyo na ngayon. At ibalik ninyo sa parahan pa ninyo. For God is faithful to all His promises. Sa magandang lalaki sa harap at kaya na matiyak sa paligid ng pinigin na aking tumpa.
sa magandang lalaki ang tingin sa harapan. Kailangan po natin gagawin ng panahon mo ng Lord, kailangan po tayo maglilip. Kung halilak lahat, amin po ba? Kailangan din mga katabi mo, kailan? Kung huli na ba ang lahat? Kaya sa amin ni Jesus Kristo, iyakot tayo. Pauhabang may araw pa, sabi niya, ay kailangan na tayo pa tumalakot ng ilos at paglilipot. Sapagat pag-gabi na, wala na tayo magagawa eh. Ibig sabihin, pag-gabag, kapag binasa atin po ay tumilig na ating mga buhay eh. Diba? Bibihira ang mga tao, bibihira ang mga mata. Pero as we grow older, our eyes becoming dim and dim, blurred and blurred. Amin po ba? Nag-blurred na po ang ating paningin. Amin po ba? And as we grow older, our strength diminishes. Mahina na po tayo ng mahina. May tao po pa rito. Kaya nakita ko si Dr. Morris Gulog sa Luneta, nakaraan. Eh hindi na siya makapag-gawa pa ng himalay. Hindi dahil ayaw niya nang ayaw niya mag-gumuhan, ayaw niya nang gumuhan ng himalay. Kaya natatanda na siya. Naparabay lang po sa lugar, Amerika. Pero isang punyo talaga by blood. An American citizen, but you by blood. And then when I saw Morris Rory, when they asked him, hirap na makan. Dagi ka, kantahan lang. Dahil may edad naman, matanda ka. Sabi sa akin ng Panginoon, his integrity will not fail. But his strength will fail. His anointing will not fail, but his strength will fail. Sabi sa akin ng Panginoon. At yun nga po ang nangyayari. Kaya po mga minamahal, tanungin natin ang ating mga sarili. Kailan pa natin tatanggapin si Christ bilang Lord and Savior ng ating mga buhay kapag huli na ang lahat? Kailan pa tayo pag-unit ng Lord kapag huli na ang lahat? Kailan pa natin ibibigay yung tagas para sa Panginoon kapag huli na ang lahat? Kailan sabihin mo sa katabi mo, January po ang gastos ko, malalitin mo. January po ang gastos ko. Hindi ko i-dedicate sa parang bumay. I will give my tithes and offerings that will pay me. I will give all my pledges and offerings for God. At yung parang sa lipod ng Diyos, ibibigay ko kalimit. At malalim ko yung parang sa lipod ng Diyos, ibibigay ko talaga. Lalo na ang tulog, kalimit. Lampangan natin si Lord. Lakas na lang natin ang lampangan ni Lord. Huwag natin gayahin ng marami, patumpik-tumpik. Alam niyo kung bakit ang pangalakas na kapagkarihan ng Diyos sa iba? Kasi wala nang maramdamin eh. Wala nang matapuhin. Magamat ang bigat talaga ng prinsipo. Alam ko, as sobrang bigat ng prinsipo talaga. Alam, tanong mo yun. But I saw them with an open heart. No tanto po, no tanto kayo ng Spirit. Alam mo talaga, bigat talaga ng preaching ko, I know it. Hindi nila ini-expect yun eh. Expect, ini-expect nila Thanksgiving. Wala naman Thanksgiving ko, nandito ko ito, Thanksgiving eh. Wala karong meron na ginamang Thanksgiving sa ibang lugar, tandaan niya. Amin ko ba? At ang nagpapa-Thanksgiving main church, tandaan po natin yan. Ang naganap ng Friday sa limba ay discipleship. Amen! Kanipan na natin sa Panginoon. Discipleship na kailin mo yun. Leadership na kailin mo yun. At bigyan natin ang magandang term, servanthood na kailin mo yun. Amin ko ba? Kaya mo, kayo pong mga nakadalo at mga hindi nakadalo, ito po, request ko lang po. Hindi ko lang po
halong kagalap ay hindi lang mamamulit pa. Kaya nakalaluwa kay hindi, umorder ka ng DVD nun. Umorder ka. Huwag na huwag kang hindi umorder. Magkaroon ka ng sarili mong simpi. Huwag kang mangingi, umorder ka, mayaran mo. Yung bayad naman, mura lang yan, umorder lang yan. Kaya yung mga nagdalap, nag-board, nag-e-edit yan, wala namang mga bayad sila eh. Kaya offering lang yan eh. Umorder ka po, magkaroon ka ng sarili mong sipi. At kung magagawa mo ito, ipang-regalo, kahit kanino. Kasi applicable po yun sa politician, applicable po yun sa government official, and those who would want to be a politician, and those who would want to become a government official, it is applicable for all the people of the earth. Paiintindihan mo din yun. Kahit na pre-heal, applicable po yun. Amen, tama ba ako? Yung mga nakadalot, tama ba ako? Applicable sa lahat yun? Hindi po yun para lamang sa mga naging Kristiyan, hindi po. Para sa lahat po ng tao yun. According to Jesus, leadership is servanthood. And that is the title. The message is applicable and applicable for all peoples of the earth. Kaya, umorder ka, no? Kaya si Sister Ramon, umorder ka doon sa Asia, palista mo ang pangalan mo. Order mo, ilan ang gusto mong orderin? Ibigay mo sa mga politician, sa gusto maging politician, sa mga government official, sa gusto maging government official, kahit na sino uri ng tao pwede mo ipagbigay yan. Lalo na ngayon kung gusto ibigay ng regalo, ipagregalo mo yan, o isama mo sa regalo. Amen. Kasi napakagandang mensahe. Ako ho mismo, ako'y nasyak talaga, nagulat ako talaga. I never expected for that kind of teaching, and I never expected that God will move mightily. No? Kaya napakagandang mensahe. At umamaga, according to Jesus, leadership is servanthood. Ayon kay Jesucristo. Meron salitang ayon kay Jesucristo. Ang pamuno ay pagbili. Amin po ba? Sabi mo sa kanabi mo, o-order ako. Hindi ako manghihingi, o-order ako. At o-order pa ako ng maraming pagre-regalo yung pangihingi ko yan. Pagregalo mo sa mga barangay company ninyo. Lahat, pili mo, mayor, presidente. Napakaganda. Napakagandang mensahe, true leadership according to Jesus is servanthood. Amin po ba? Itawag mo ba dito? And I often have for all of us. Parang walang anuhan, parang tingilan sa bawat isa. At ako yung tumatuma talaga, bless and bless ako talaga sa bawat isa taninginig on that day. I see a humble spirit. I see an open mind, an open heart. Talagang alam ko mabigay ko yung chik ko eh. Sobrang bigat, I tell you. Pero nung nakakawala at inong batayan, so happy, I'm so glad. Kasi lahat ng mga nakikinig ay sobrang bukas ang puso. Kagaya ngayon, naniniwala ako, bukas din ang puso ninyo rito ng lahat. Amen! Kalasitin ko ang katabi mo, hindi ako ang tapakitin ko. Isa sa kabuhay ko, isa sa kapuso ko ang lahat ng aking kapakitan. I know servanthood is a true leadership, or true leadership is servanthood according to Jesus. I know it is a hard teaching. But as the people of God open their hearts and absorb the teaching, you know, openly and full-heartedly, you know, God move mightily yung mga oras na ito. So oras na ito tayo lahat ay umuwag-ubigin, manatiling na kaupo dyan, umuwag-ubigin taas ang dalawang kamay patungkol ng langit. Sabihin mo ito, Panginoong Diyos. Ulitin mo po, Panginoong Diyos. Bukas po kayo ang aking isip, higit sa lahat, ang aking isip. Amen. Joseph, the great deliverer.
Nag-relief. Tinitira. Yan po ang pamagat. Joseph, the great deliverer. In the book of Genesis, chapter 45, may may bayan, yan. Verse 4 ang lang sa akin. Genesis 45, verse 4 ang lang sa akin. Then Joseph said to his brothers, come close to me. When they had done so, he said, I am your brother Joseph. Alam mo, napakagandang istorya nito sa Biblia. Dapat kasabay ng mga magagandang, mga special numbers natin, magkaroon tayo ng play nito. Napakaganda. I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. Lapit kayo sa akin, mga kapatid po ako si Jose, na inyong kapatid. Dipinenta ninyo ako sa mga Ehipto. And now, you will be distressed. And do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. Huwag yung sisingi ng mga sarili ninyo na pinenta ninyo ako. Sapagkat ang Diyos ang nagplano ito. Pinauna na ako rin sa Ehipto upang makapagligtas ng parati. Dalawang taon pa ang tagutong. O dalawang taon, nagkaroon ng tagutong. Pero meron pang limang taon tagutong, sabi niya. Wala nang mag-ahasing at wala nang rin mag-ahani. For 2 years now, there has been famine in the land. And for the next 5 years, there will be no flowing and the reaping. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant word and to save your lives, but not by a great deliverance. Ngunit ang Diyos, pinauna niya ako. Makisabi, pinauna. Pinauna niya ako upang kayo ay hindi mamamatay. At mga ligtas ang maraming tao ang sabi niya. So ginamit ng Panginoon si Jose para iligtas ang kanyang lili at makapagligtas ng maraming tao. Wala po mo ang isang karanan na ikaw ay gamitin ng Diyos para iligtas mo ang lahi mo, para iligtas mo ang maraming tao. Ano ba ang mga pangyayari? Nagkaroon kasi ng tagutong 7 years. There was 7 years famine that time. But before 7 years, famine had come, there was 7 years of abundance. Abundance, sa inyo. Bago dumating yung 7 taon na tagutong, 7 taon muna na kasaganahan. Pero ang sabi ni Jose, at the prophet of God, the prophet of God, pagkatapos ng 7 taon kasaganaan, parating ang 7 taon magtuman at ang lahat ng kasaganaan ay malilimutan na. Kaya sabi niya sa Pero, kinakailangan mag-ipon tayo habang may kasaganaan dating. Kaya sabi ng Pero, God is with you. As God is with you and as God revealed this to you, and the Pharaoh said, the king of Egypt said, you will be next to me. All authority will be given to you except my throne. Do but all things that is that is in your mind, sabi Pedro. Lahat ng naisip mo, ipatupad mo yan. Lahat ng mapangyarihan sa iyo, walang papasok at walang lalabas ang Ehipto nang walang pahintulot mo. Nasa kapangyarihan mo ang lahat, maliban lang sa totoo. Naribitin ko mo na tayo. At ang layunin ng Panginoon kung bakit si Jose ay nilagay sa kalagayan is to say this group. I tell you not just his immediate family, I tell you, but his clan, all his clan,
always trying. Nakikinig ako pala. And not only him, but also the Egypt and all the peoples of the world. Kaya si Jose tinawag na the great. Because God used him for a great deliverance. Anong sabi niya? Sa verse 7, but God sent me ahead of you to preserve you for a remnant of earth. Kasi kung hindi ako nauna ng Egypt, makakamatay kayo na. Saan kayo makuha ng pagkain? Makakamakuubos kayo. And God made me a ruler next to Pharaoh, the king of Egypt, to save you and to save peoples of the earth. Nakikinig pa mo ba tayo? Joseph is a type of the Lord Jesus Christ. Siya ay tipo ni Jesucristo. Ang kanyang buhay ay kagaya ni Jesucristo. Na ang layunin ni Jesucristo hindi lamang iligtas ang Israel, kundi iligtas ang buhay. Romans 1:16, God is the Savior of Israel and God is also the Savior of the world. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. So Joseph is the type of the Lord Jesus Christ. Tipo siya ni Jesucristo. Amen. At makikita po natin mga minamahal. Makikita po natin mga minamahal. Sa aklat po ng Genesis 37, 5 to 11. Sa Genesis 35, no 37, 5 to 11, makikita po natin. Joseph had a dream. Meron panaginip si Jose, pakisabing panaginip. Hindi ito bumang-isip or hallucination. This is not a product of not taking a bath. He had a dream that is a product of his own imagination, but a dream that comes from God. Nakikinig ko po tayo. He had a dream that comes from God. And Joseph had a dream. And when he noted his brothers, they hated him the more. They hated him the more. Nakikinig po po tayo. All the more. Actually, galing ka sa kanya, kanyang mga kapatid. Kasi mahal siya ng tatay niya. Bakit siya mahal ng tatay niya na hindi naman niya kasalanan? Hindi naman siya kumuha ng tatay niya. Kaya ng tatay niya, ipinanganak siya, matanda na yung tatay niya. Kaya yung nag-anak pa yung tatay niya, na matanda na yung tatay niya, namahal siya ng tatay niya na hindi niya naman sinasadya. At kung sinabi niya sa mga kapatid niya ang kanyang dream, lalo nagaling sa kanya ang mga kapatid niya. Itawa pa ko rito. And Joseph had a dream, and what he told his dream, his brothers, they hated him all the time. He said to them, listen, this dream I had. We were binding sheets of grain out of the field, and suddenly my sheep rose and stood upright, while your sheep gathered around mine and bowed down to me. Sabi niya, nag-aani ako, at yung aani ko, away po kayo. Tapos, nag-aani rin kayo, yung mga aani niyo, away mo po sa akin. Tapa mo ba dito? Sabi niya. Ito din natin ang pagbasa. His brother said to him, do you intend to reign over us? Will you actually rule us? And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Then he had another dream. His brothers, listen, he said, I have another dream. And this time, the sun and the moon and the 11 stars were bowing down to me. You know, Joseph had 11 brothers. Nakikinig po ba tayo?
Tuloy natin ang magbasa sa verse 10. When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, "What is this dream you had? Will your mother, the moon, and the owl, the sun, and your brothers, the 11 stars, actually come and bow down the ground before you?" His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Nagigibig pa po ba tayo? Pinatigil ni Jacob si Jose, "Ay, ang ibig mo mo yun, nanay mo, tatay mo, and your brothers will bow down before you." Pero alam mo ninyo, tingin mo kayo sa akin, ang amaligin ni Joseph, hinalo niya sa kanyang isip ang sinabi ni Joseph. Amin po ba? Pero yung mga kapatid niya nag-aaring sa kanya. Isang mapapayong sa inyo, kahit magigat ang preaching, kahit magigat ang practicing, magandang magagaling. Ang gawin mo, itahan mo muna sa isip mo. Amin. Amin po ba? Bakit po yung preaching, bakit po yung practicing, nagagaling ka? Baka sa Diyos pala yung galit na galit ka. So ganyan ang nangyari kay Jose. Totoo yung dream niya, yung ama niya, tinalog sa isip yung practicing yung dream. Pero yung mga kapatid niya nakagaling-ibig. There were gnashing of teeth. Agarahiyo. Gonna turn you into pieces. You are saying that you will rule over us? Kung gusto ka, inagayin mo kami. Matanda kami sa'yo. We were the first born, and yet, if you want to become a ruler over us, may tao pa mo pa rito. Nakikinig pa mo ba tayo? Palakpakan natin si Lord Chaglin. Napakagandang katangian. Kaya paalala lang po sa lahat ng mga nakikinig at nagkalatan dito, lalo na sa mga nagamit ang kinggaro ng Jesus na dito. Kahit magbigay yung promise yung magbigay yung preaching, ikaw muna magaling. Itanong mo lang muna sa isip niya. Kasi baka po po yun eh. Akin po ba? Baka po po eh. Baka magkaroon po eh. Amen. Hindi lang yun, mga minamahal. In the book of Genesis 37, verse 19 to 20, basahin natin. Genesis 37, verse 19 to 20. Here comes that river. They said to each other, "Come now, let's kill him. We will not only kill the preaching, we will not only kill the promising, but we will kill the prophet. And we will live the way here." Come, sabi nila. United we come. Let's kill him. Not tomorrow, but today. Huwag na natin patagalin pa kung kayo niya. Patayin na natin kayo niya. Itagal mo pa, mga kapatid ka ito. His own siblings, his own brothers wants to kill him because of his dream. Come now, let's kill him and throw him in one of these cisterns and say that a ferocious animal devoured him, then we'll see what comes of his dreams. You see, they want to kill the dream. They want to kill the preachers. They want to kill the prophet. Nakikinig mo ba tayo? Kaya nakaka-experience ka na nagbibigay ka ng tithes, offerings, and first fruits, maraming nagagalis sa gusto ka ng patayin. Parehas lang kayo niya kung sa'yo nagkaranasan. Kaya naglilingkod ka sa Panginoon.
Naglilitas ka ng maraming kaluluwa at maraming gusto ka ng patayin. Parehas lang kayo ng karakas sa atin. Amen! Palapakan natin si Lord. If people wants to kill you, wants to